Gab Albacete Villalobos. Lobos. Ah, si Gab, ano yung mabait na tao yan? Wala akong masabi. Parang QBC mandating. Ano ba to? Naghahalikan ano to? Siya eh. Halikan? Sino kahalikan niya? Ito yung may sombrero. Ito yung babae. Hindi mo bang makita? Nakikita, pero parang ano eh, parang visual nga eh. Ang dating... Ay, oo, ano ko na nakita ko. Kailangan pala, titingin ng malayo. Mukha siyang nilukot na aluminum foil, tapos biglang ano eh. Lalayo ka para makita mo. Yun, habang tinititigay siya, lumalabas na yung tao. Baba ko lang kasi si Gab. Mahirap gawin ang to. Ang galing, Gab. Perfect. Kaya pala naiingit sa'yo kaibigan mo. Naka-intriga pa. O, sige, maganda i-display ko yung mga ano niya sa mga building tsaka sa hotel. Ang ganda. Perfect. Tsaka Filipiniana din. Oh. Nako, sisikat ka na, Gab. Kailan lang nag-ano yan, nag-exhibit sa Ayala Alabang? Si June Lobo, Aquarius, acrylic on canvas, malaking ito, 33.5 by 25.0 inches. So, sa akin, kaya ako nagustuhan to. Hindi naman ako sa mahilig sa isda, pero ang subject niya dito is color eh. So, parang yung isda, ano niya lang yan, parang container. Pero ang main subject dito is color. So, very harmonious yung colors. Parang maganda siyang print sa damit eh. Kasi, oo nga, batik ano? Parang batik kang dating, di ba? Ah, si Jun, okay yan. Wala akong masabi dyan. Tsaka, ayan. Basta, well done itong, ano na to, itong painting na to. Maganda. So, next is by Nitz Peñera. Ah, si Nitz. Ang title, Ina, Acrylic on Canvas. Yung kanina, yung may babying modern. Ah, siya din ba yan? Parang, mahilig siya sa, ano, warm colors. Tropical. Religious siya. Hindi ako mahilig sa mga ganyang religious eh. Pero okay yung religious. Religion painting. Kasi ano, may sasabit pa yun. Baka maluhuran. Tsaka Philippines yan. Eh. Catholic country tayo tama, eh. Pag okay. Sinabi mo na agad. Nagbubuhat sila. Pinubuhat nila yung si Virgin Mary. Tapos tapos para siguro. Hindi kaya naman po, Mayun volcano ba yun? Hindi ko alam eh. Pero ano mga simba. Pero very Filipiniana ang ano niya lagi. Mientras, dati kasi puro bahay kubok binubuhat. Ngayon, iba na ang binubuhat niya. Yung estatwang mabigat nga. Binubuhat kaya yan? Eh, wala naman silang ano. Ayong ano. Wala na ba? Ano nga yan? Ano? Hindi, may kawayan. Ayan o. Oh. Binubuhat nga. Pero yun, basta ang style niya very graphic. Para siyang illustration. Very modern. So, although Filipinian na siya, modern pa rin yung technique niya. Yun ang maganda. So, yun. Naka-unique. Walang kamukha. Ito naman by Kit Ero. Ah, si Kit. Okay. Itong drawing niya. Talino pencil study. Ibig sabihin, baka gagawin niya itong painting someday. Pero maganda na. Makikita mo parang ang nagustuhan ko dito sa drawing na to, parang si malakas at si maganda, pero si maganda, mataba. Si malakas, eh, babae din yun, no? Mukhang kala, ano, diba? Payatot. Diba? So, parang malakas. Bakit malaki rin yung... Ito, lalaki. Ito, babae. May anak pa? Wala. Yun? Wala. Ugat yun. Oh, God. So, yun. Gusto ko siya dahil ang ganda ng pagkaka-drawing. Magaling siya. Tapos texture ng mga puno. Tsaka very unique yung ano niya, subject. Ewan ko anong, saan niya gagamitin tong ano na to. Wala. Baka, pencil study, baka gagawin yung series. Basta sa akin, nakakatuwa siya. Tuwa lang ako. Okay, next. Ito by Edmond Silvillo Danao. Oh, si Sibeleno, kami 37. Niya. Siya din ba yun? Yung nag-paint sa abroad? Oo, yung mayroong blue. Kadalasang blue siya, yun. Ang ganda. Makikita mo yung, ano, yung mga, yung paano niya in-execute yung, ang tawag dyan? Tubig sa, ano, sa kalye. Medyo nagre-reflect pa. Magaling siya talaga sa lighting.
pati yung lighting sa bubong, sa baha, parang ganun, yung mga kalawang. Master. Master talaga. Maganda magpaturo. Alam niya yung kung saan masikip at saka alam niya yung kung ano yung maluwag na lalagyan. Ay, may leading line siya para sa gitna, yung tubig papunta doon sa gitna. Hindi magulo. Master talaga siya. Sunod ito by Hariel Tero. Sold na. At iniba pa yung pangalan. Naging habal-habal ni kuya na. So, ay, habal-habal na, oh. So, may motorsiklo. Ano gusto ko dito, una, yung figures, unique yung itsura niya, parang cartoonish. Tapos makikita mo yung Philippine element dahil isang tricycle, merong plastic bag na parang galing Divisoria. Makapag-asawa yan. Tapos buong pamilya nagsiksikan sa isang tricycle. Wow, ilan ang anak? 1, 2, 3, 4. Apat na anak. Nakakatuwa. Ganito yung mga eksena kadalasan sa probinsya. Ikaw, ano na gustuhan mo sa kanya? Yung mga matang nandidilat sa dilim. Okay, ang liwa-liwanan ng mga mata nila. Tsaka pinili niya dark background. Talagang lutang-lutang tuloy yung ano niya, mga mata. Parang ano. Pero parang yung expression pusa naman ng asawa niya, parang nag-aalala. Ay, kasi ang dami nila, baka malaglag sila. Mahusay. Mahulag sila. Talagang ina. May kwento yung painting niya. Tsaka yung sa kanan niya, siguro si Bunso yun. Ayan. Kahit ganyang malaki ang mata, lahat may expression. Tapos, si tatay, masyadong relax. Tinatakot siya pang siguro. Pero may parang may lolo pa sa likod eh. Oo nga, ano. Ang daming lalaki sa likod. One, hindi two, naman pwede three, anak yun. Four. Anak isakay. Oo, pero ganun lang ang tingin ko. Okay. Baka mga ano niya. Iskuran mo. Ay. Basta pag napili na, mataas na. Baka magselos pa sila pag may iskor pa. Ito by Rico Aunzo. Masipag to mag-post. Nakita ko eh. Lagi siyang nagpo-post. Tapos, oil pastel on felt paper, 11 by 14. Nagustuhan ko siya kasi parang ano, effortless yung ano ng kamay niya pag drawing. Tsaka yung colors niya, alam niya, may confidence siya magpinta. Para siyang fashion illustration din. Reminds nga ng mga anime cartoons. Eh. Ang identity niya is the hair, always. May pagka-ben ka bang dating? Ano? Kasi drawing eh, tsaka pastel eh. Tsaka yung colors niya. Mother and child din ang ano subject niya. Oo. Bakit ba mahilig ang mga tao sa mother and child? Yun, mabili ba kasi siya pag mother and child? Siguro may kagat-agat sa puso. Ganun. Ayun. So, tsaka yung buhok niya, oh, talagang ano, punong-puno. Siguro magaling din mag-ano to, mag-design ng mga damit para siyang ano fashion nga, illustration. Ano eh. Nga siya eh, mahilig na magdamit ng mga formal. Kumakanta rin siya paminsan-minsan. Parang fashion illustration. Wala mo pala akong like dyan. Ito. Ito naman by Enriquito Ale Sabio, the tattoo artist. Ito yung nasa sa North, si Wang Od. Mambabatok. Sa dami ng mga gumawang mambabatok. O, syempre, iba-iba ang kanilang mga ano-ano kamay. Isa nito sa magaling. Maganda yung pagka-ano, execute niya yung lighting niya. Para siyang para siyang photograph eh. Very soft. Siguro 18 by 24 inches. Hindi siya kalaki yan, pero very detailed. So, mahirap gawin tong painting na to. Tsaka kita-kita mo na yung oil. Yung itong model na to, eh, talagang taga ano, Baguio. Sikat yan eh. Oo. Na-inspire sila lagi sa kanya kasi artist din siya. Pero ngayon, nag-iba na mukha niyang si Lola na yan. Hindi na siya ganyan ng mukha. Yung mama na eh. Oo, hindi. Ewan ko. Basta parang pumayat siya eh. Pumayat, napagod na. Hindi ganyang katambok ang pisngi.
Nasa 100 na yata siya. Oo. Oo nga pa. Pero masayain pa rin. Okay yun. Yan yung mga bata pa siyang ano. Bata pa. Puro kulubot bata pa. Yung unang-una pa. Ang next natin si Lemuel Kunanan. Tagsi Ball. Oil on Canvas 24x36. Okay. Ang itong ano yung style niya. Very classic. Ang ganda ng lighting. Parang foreigner nga ang gumawa eh. Kasi parang ano. Yes. Parang ganito yung mga academic style ng pagpipinta eh. Mga classic. Parang sila. Tama. Amor Solo. Oo. Parang ganyan. So, master kung kumbaga sa music, classical singing. Oo. Ang style niya, classical. Oo. Painting. So, wala akong masasabi, may leading line siya sa gitna, papunta dun sa magsasaka, tapos yung kulay sa hapon, parang babagsak na yung araw, pauwi na yung magsasaka. Ang sa akin, tuloy niya yung ganyan, mas maganda yung gawa niya ngayon guys. Ako, baka sabihin na naman yung araw hindi maganda, parehong maganda, mabuti naman at lahat maganda. Ang sunod natin is by Irvin M. Rondes Jr. Ito parang painting ni Van Gogh na black and white. Ano, ibang klase. So, ang hirap gawin nito. Hindi ko alam kung anong medium na ginamit niya dito. Pero, hindi yan ilagay. Mabusisi. Ewan, sa tingin mo anong medium bawal na. Bawal kasi ang walang details eh. Walang caption. Wala akong masabi. Kasi, basta pag nabasa to ni Rondes Jr., mag-details ka tsaka, o anything na may caption. Kasi pwede yung sabihin na hindi iyo yan. Okay. Next. This is by Eden Kawang. Si Eden, taga ano. Siya din ba yung gumawa nung ano? Ibaloy. Sabi niya dito siya mahusay-husay-husay na. Ganda-ganda na. Ang Pasit Kingdom. 6x4 feet, ang laki. Acrylic on canvas nung 2015 pa ginawa, pero ngayon niya lang sinira. Oo, hindi ko lang nakita yan. So, ang nagustuhan ko dito, unique siya, parang surrealism, parang panaginip. Tapos may lumilipad na parang stingray na dragon dito. Tapos meron. So, very imaginative. Tapos may mga maliliit pa na parang susud na may paa dito sa baba. Ayun ko, anong inspiration niya dito? Parang naka-LSD nung ginawa niya. Ito parang, ano siya, very unique. May comment ka? Comment ko sa kanya. Ano siya, playful. Kasi, ano yung mga gawa niya eh. Hindi lang isang topic, marami eh. Iba-iba, tsaka dinidetails niya kahit maliliit eh. Kasi sa laki nga naman ng painting niya, madami siyang pwedeng magawa. Kaya dito. Pero ang pinaka-subject niya dito, itong parang bulaklak eh. Oh, yun ba? Yun ba ang center? Ito yung kanyang center eh. Pero, ayun. Marami kang makikita. Next. Last one by Leo Robles, Mother and Child ulit. Oil acrylic on can. Oil and acrylic. 32x42 inches. Pointillism. Maganda siya yung kulay niya. Mukhang masaya. Parang pag nilagay mo sa bahay mo, positive vibes agad. Pang mukhang wholesome yung pamilyang nakatira. Tapos, opposite yung direction ng nanay tsaka anak. Parang zigzag ang dating yung composition niya. Nag-iisa lang yung style niya ngayon. Tsaka nakuha niya yung ano, yung bait ng mukha ng mag-ina. Pinili niya puti yung wrapper nung bata, sing pure innocent pa. Tapos yung nanay naman, blue tsaka violet. Symbol yan ng wisdom eh. Kaya yung nanay ang wisdom, yung bata, yung pure. Masaya sila, no? So, very... Yung gawa ni Leo na habang tinititigan, lalong gumaganda. Ganun. Kumbaga, simpleng maganda. Simpleng ano siya yung... Hindi ka maiinip.
Sabi, di ba pag art, nababasa mo yung ugali ng artist sa art nga. Mukhang mabait yung mga tao niya. Siguro mabait din itong si Leo Robles. Mukhang maamo yung mukha, di ba? Pag mukhang pilya yung model, pilya din. Yung kinits, pilya yung nanay. Kaya siguro lumalabas. Ito mukhang maabo. Si Nitz e pilya. Baka. Kaya siya sumikat agad. Kasi unique siya. Ayun, so, yun ang last natin na review. So, thank you sa mga na-submit. Sana nag-enjoy kayo sa mga furniture namin. At meron ka bang mga sabihin? Last word? Ay, nako, mag-pause kayo na mag-pause dahil meron na akong kakampi ngayon na ang aking anak na napakahusay sa computer. Hindi dati kasi ako lang mag-isa. Pero kinaya ko, diba? O, ngayon dalawa na, mas kakayanin pa. Okay. Thank you very much for watching and see you again next time. Bye.